Ang magandang balita ayon kay Marcos. Ikatlong kabanata. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. May ilang tao naman doong nagmamasid kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito sa unahan. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao. Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila'y hindi sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Galit at lungkot ang naramdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Dahil marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasaniban ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus na ipagsabi kung sino siya. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok kasama ang mga taong nais niyang isama. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 upang maging kasakasama niya at sila'y tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinawag niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag din niyang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang panahon para makakain. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, "Sinasaniban niya ni Beelzebul ang pinuno ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, "Paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin mananatili ang sambahayang yun. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas malibang gapusin mo na siya. Kapag siya'y nakagapos na,
saka pa lamang malolooban ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay walang kapatawaran. Sinabi ito ni Jesus sapagkat may ilang nagsabing sinasaniban siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Hinahanap kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Sabi naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ika-apat na kabanata. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa tubig at doon umupo. Ang karamihan na may nasa baybayin sa gilid ng tubig. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga binhing yon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay wala silang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Nang lumago ang mga ito, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tigtatatlumpu, tig-aanim na po, at tigsasandaan." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, lumapit sa kanya ang ilang nakikinig kasama ng 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sana'y nagbalik loob sila sa Diyos, at naggamit sila ng kapatawaran." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap ng salita ng Diyos. Subalit ang salita ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. May mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito,
pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi namumunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tigtatatlumpu, may tigaanim na po, at may tigsasandaan. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na, ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo at higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pa ng kakaunting nasa kanya. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyang maghasik, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, patuloy namang tumutubo ang binhi at lumalago ang halaman sa paraang hindi niya nalalaman. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para anihin. Saan pa natin maihahambing ang paghahari ng Diyos? Tanong ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Ang katulad nito ay buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ito'y itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapagpugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Inabot sila ng malakas na unos, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon. Ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagang. Puro! Sabi nila, wala bang anuman sa inyo kahit ang mapahamak tayo? Bumangon si Jesus at iniuto sa hangin, tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagang, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at ng gilalas. Wika nila sa isa't isa, sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya.